Sa araw na ito, pag-usapan po natin paano natin i-check kung tama o mali yung compromise penalty na ini-impose sa atin ng BIR. Validate po ninyo, hindi po lahat ng mga BIR officials ay tama ang ginagawa. Base po sa aking experience for the past 35 years, yung mga compromise penalty ay lagi pong may mali. Katulad ho na ituturo ko sa inyo, ang mga sistemang ginagamit nila ay pamamaraan para ho magbayad kayo ng sobrang compromise penalty. Pinaalala ko lang po sa inyo, pag nagbayad po kayo ng compromise penalty na mas malaki po sa itinatadhana na maximum amount ng ating batas, kinukonsider po ng ating batas, yan po ay donation ninyo. At naniniwala kayo na yan po ang tamang babayaran ninyo sa ating batas at hindi na po yan pwede, ulitin ko, hindi na po yan pwedeng i-refund. At nire-request ko kayo na i-click po ninyo yung like button dyan po sa Tax Specialista YouTube channel at saka sa Taxpayer Facebook account ko o channel para humabit natin ang kanilang mga algorithm ng YouTube at algorithm ng Facebook. Please, marami pong salamat sa pagkiklik ho ninyo ng like button. Ito po ay isa hong assessment tungkol ho sa compromise penalty. Malalaman ho ninyo na ito ay compromise penalty because sinasabi na ho rito verbatimly na ito ay compromise. Ayon. Ang halahoga ho ng compromise is 34,000 at ang details po ay makikita nyo dito. Ngayon, meron ho kayong dalawang options. Babayaran nyo o hindi nyo babayaran. May karapatan po kayo sa batas natin na hindi bayaran yan at yan po ay nire-recognize ng walang iba kung hindi ng ating Court of Tax Appeals at ayon ho rito sa mga desisyon ng ating Court of Tax Appeals, may karapatan ho kayo na ito ay hindi bayaran. Ito po yung isa, sinasabi dyan, kapag hindi kayo nag-agree, hindi ho kayo pwedeng pilitin. Ayan, taxpayer refuse to pay. Isa pa ho, yung compromise penalty, kinansel ho ng ating Court of Tax Appeals because yung taxpayer ay hindi ho pumayag. Ayan po, kinansel. Now, kapag nangyari po yun, ano naman ang pwedeng gawin ng BIR o nung biro, BIR, BIR official, biro, sa iyo, lalong-lalo na na ikaw. Liliwanagin ko lang, hindi ho ito compromise penalty para ho sa mga open cases. Compromise penalty ho ito para sa may mga deficiency taxes. Ibig sabihin, hawak ho ninyo yung letter of authority at dahil may letter of authority kayo, nag-issue ho ang BIR ng deficiency assessment. So, during investigation, na-discover ng BIR na ng biro na meron kayong hindi na i-file. So, ang open case ninyo, which is pwede ho nating sabihin, meron kayong hindi na i-file na summary release, number one sa sales, and number two sa purchases. So, ang kinokolekta ho sa inyo, 15,000, at ang ginamit ho is, maliwanag ho nandi dito, RMO 2015. Ang binayolate nyo ho ay section 250. Hindi kayo nag-file, wala kayong comparative financial statement. Hindi kayo nag-file ng summary alpalis of withholding tax, yung SAUTI. Hindi kayo nag-file ng inventory list. Hindi kayo nag-file ng schedule of depreciation. At hindi kayo nag-file ng schedule of taxes. So, all in all, 34,000. Sa araw ho nito, tuturuan ko kayo paano i-reduce yung 34,000. Do it yourself. Huwag na ho kayong pumunta sa akin.
Kasi pagpunta kayo sa akin, magbabayad kayo ng professional fee. Baka mas malaki pa dyan sa 34,000 yung bayaran nyo. So, gawin nyo ho ito. So, meron ho tayong tanong na naiwanan. Kung ayaw magbayad ng isang taxpayer, hindi siya nag-a-agree doon sa compromise penalty. Anong gagawin ng BIR? Kung ayaw talaga, wala man lang sabi kung ayaw o hindi, basta inignore. Ayat nakasulat po dito kung anong gagawin sa inyo ng BIR. Kakasuhan daw ho kayo ng kriminal. Okay. So, ilang krimen to? Napakadami. Sabihin na lang natin 1 count, 2 count, 3 counts, 4 counts, 5 counts, 6 counts. So, 6 counts ho yan. So, kung ang 6 years imprisonment per count, eh lalabas ho yan. 6 multiplied by 6 is 36 years ho kayong makukulong. Gusto nyo bang mangyari yan sa nanay mo, sa tatay mo, sa kapatid mo, o mag-anak mo, o sa empleyado mo? Kaya kayong mga cashiers, security guards, kayo pong mga janitors, laborers, huwag ho kayong makisawsaw sa taxation kung hindi nyo ho alam. Mag-aral po kayo. Okay? Kung kayo mga presidente ng company, accountant, pag-aralan po ninyo ito kasi kayo ho yung target, mga sirs, mga bossings, mga moms. Okay? Kayo ho ang target nito. So, ikukulong kayo ng BIR. So, may tatlong aspeto itong pinag-aaralan natin at kailangan nyo hong i-verify isa-isa. Number one, ito ho. Totoo ba o hindi totoo ang nature of violation? Number two, ito ba ang applicable law na gagamitin sa inyo? And number four is, number three, tama ba yung amount? 15,000, 4,000, tama ba yung computation ng deficiency compromise penalty? Hindi ho deficiency tax, compromise penalty. So, iisa-isahin ho natin at gagamitin natin, wala po tayong ibang gagamitin kung hindi yung ginagamit ng BIR. Ano ho yung ginagamit ng BIR dito? RMO 7-2015. Sabi dito, nagkaroon ka ng failure to submit summary release of sales and purchases. So, dalawa yon. Summary release of sales and summary release of purchases. Ilang beses ba nagsasubmit ng summary release of sales? Quarterly. Pag sinabing quarter, apat. So, apat na beses ka nagsasubmit sa loob ng isang taon. Totoo ba na apat na beses ka na hindi nagsubmit? If the answer is yes, kailangan mong magsubmit at magbayad ng compromise penalty. So, tama yung facts. Hindi ka nagsubmit ng apat na beses. So, 4 counts yun. Totoo ba na hindi ka nagsubmit ng summary release of purchases? Totoo. Ilang beses sinasubmit ang summary release of purchases? Quarterly. So, quarterly, apat uli. So, apat sa summary release of sales, apat sa summary release of purchases. So, ang kasalanan mo ay 8 counts. Ang chinacharge sa'yo is 15. So, check natin, tama ba sa 8 kasalanan, 8, ang babayaran mo ay 15,000. So, pupunta tayo doon sa ginagamit ng BIR, RMO 7-2015. Ito po yon. So, para ma-validate natin, pupunta ho tayo doon sa tinatawag na consolidated schedules. So, nasa saan yung consolidated schedules? Ay ito, nasa Annex A. So, ang binayulate mo raw ayon sa formal letter of demand ay section 250. So, titingnan mo ngayon sa schedule, nasaan yung 250? Saan ko makikita yon? Ayun o, sa code. So, hahanapin mo dyan yung 250. Katulad nito, ang pinag-uusapan 90, pinag-uusapan 235. So, hanapin natin yung 250. Yun, may nakita tayo. 250,
Merong number 1 doon at merong 250. Ayun, pangalawa at pangatlo. So, may tatlong 250. Ang tanong mo ngayon sa sarili mo ngayon, sir, ano dyan yung applicable sa akin? O ganito ang pag-aaral natin. Ang hindi mo final ay sama release o purchases. Punta tayo sa number 1 muna. O, nababanggit dito, merong failure to make file or submit. Ano yon? Quarter release of sale. Ayun, nandoon ka na. Quarter release of purchases. So, magkano penalty? 1,000 for each failure to file. Yun yung liability mo. Hindi ka nag-file for each failure to file. So, ilang beses ka hindi nag-file? Pinag-uusapan natin dito is SLS 4 counts. SLP 4 counts. Eh, ang sabi, 1,000 ba kada isang count? So, lumalabas, 4,000 dito sa LSS, compromise penalty, and 4,000 dito sa SLP. So, ang total na dapat mong bayaran is 8,000 lang. Pero, ang sinisingil sa'yo ay 15,000. Ayun, no? So, ibig sabihin, mga ka-taxpayer kong mahal, ang pinatutunayan ko sa inyo, eh hindi kayo dapat basta-basta maniwala doon sa nakasulat. Saan sabi nila, if you are amenable, yun ang nakasulat eh. If you are amenable, please pay the suggested compromise penalty. Again, the word is suggested. So, yung suggestion ba na 15,000, tama o mali? If the suggestion is mali, you correct it. Give the BIR official a second chance to correct himself. Specifically, regional director to eh. So, susulat ka. Dear Mr. Regional Director, you mishandle the computation of the compromise penalty. Per my computation, it must be 8,000 only and not the amount being so assessed, which is 15,000. Bayaran mo, yun yung susunod mong gagawin, bayaran mo yung 8,000. Sir, paano ba bayaran? Gagawa ka ng maraming BIR form kasi per count ang bayad. Ilang counts yun? 8. Kulang ng 4. 8. Oh. So, 8 BIR form 0605. Ganun po yun, sir. So, nakatipid ka ng 7,000, sir. Sa bidyong ito, saan ka makakapulot ng 7,000? Walang magtuturo niyan sa'yo, sir, pagkakapirahan ka. Pero sa bidyong ito, libre. Kaya nga, nagpapasalamat ako sa'yo, click mo yung like button. Masaya na ako doon. Salamat at pinasaya mo ako, ha? O, ulit, pag-aralan natin itong susunod. Sabi dito, buburahin muna natin ito. So, na-validate natin, mga ka-taxpayer kong minamahal, yung kinokolektang assessment dito ay mali. Grabe. Diba? So, ito ay patunay na may mali. So, lagyan natin ng pula. Mali. Check natin ngayon yung number 2. Sabi sa number 2, nag-failure to provide complete and accurate data in FS. No comparative figure. 10,000, sir. 10,000. So, pupunta ulit tayo dun sa ating pinag-aaralan. Ito po. Pupunta kayo tayo dun sa annex. Ito yung annex. At sa annex, hanapin natin yung code section 250. Tanong, nandito ba yung hinahanap na comparative financial statement? Sabi dito, or supply accurate information therein. So, hindi. Hindi dito ang financial statement. Di natin gagamitin yung number 1 na yan. Pupunta ngayon tayo dito sa number 2. Andito ba ang financial statement? Yes, andito sa number 2 kasi failure to make file submit. Ayan, no?
information, return, sworn statement, and other document. Magkano penalty? 1,000. Eh, magkano sinisingil sa atin dito, mga ka-taxpayer, kung minamahal? 10,000. So, sobra. Ah, dapat ang babayaran mo lang is 1K para dito, ang sinisingil 10. So, may savings ka na 9K. O, imaginein mo, sino magtuturo sa'yo? Sir, saan ka makakapulot ng 9,000K? Kaya, sabihin mo sa pinsan mo, sa katabi mo, sa mga ka-opisina mo, mag-aral ng taxation at yan ay makikita nyo lang sa ka-taxpayer Facebook at saka sa tax specialista YouTube. Wala hong bayad. Ang dami ko na pong na-i-produce na videos na pwede ho ninyong pagkakitaan o inegosyo or makasave ho kayo ng pera. So, nakasave ho tayo rito ng 9,000 pesos. Again, bayaran ho ninyo using 0605 yung 1,000. Huwag ho ninyong bayaran yung 10,000 na nakasulat dito. So, ang gagawin ho natin, may mali. Hindi ko naman ho i-discuss lahat yan. Okay? Actually, ang daming mali nito. Hindi ko na i-discuss. Ito na lang last. Sabi dito, number 5, favorite number ko yan, ha? Number 5, failure to provide depreciation. Anong gagamitin natin uli? Again, ito po ang gagamitin natin. Yan ang ating 7-2015. Kita mo, yun, kung ano ginagamit ng BIR, yun din na ginagamit natin. So, paan tayo pupunta? Ayun, hindi ho natin gagamitin yung number 1, gagamitin ho natin yung number 2. O kaya number 3, pwede rin ho yung number 3 and other documents. So, yung hinihingi ho na schedule ng depreciation, again, whether number 1, whether number 2, or number 3 gamitin natin, kasi nandoon naman yung other documents and other documents, babayaran mo lang is 1,000 pesos. Okay? 1,000 pesos, kahit ano piliin mo dyan, at pag kinumpare natin dito sa hinihingi niyang pambayad, ito po, 1,000 pesos. So, tama. Check siya. Check. 1,000. So, lagyan natin ng kulay green ho yan. Babayaran nyo uli yan. Gagawa kayo ng another BIR form, 0605, bayaran ho ninyo. Bago ho kayo mag-protest. Kung mali ho yung number 1, number 2, magbayad muna ho kayo. At wala naman hong dinedena yan kasi suggestion yan eh. At saka ho yung basis ninyo ay based sa basis din ng BIR. Ganyan. So, ang warning ko lang ho o advice sa mga taong may duda, ang tinanggal ho natin dito ay yung pong criminal liability. Hindi na ho kayo makukulong kapag ginawa nyo ho yung aking sinabi. Pero meron ho kayong gagawing number 2. Additional na gagawin nyo at wag na wag ho ninyong kakalimutan. Ano yon? Nakasulat ho dito sa ating, ayan, nahanap ko. Okay. Nakasulat ho dito mga ka-taxpayer kung minamahal. Page. Sa penalty clause ng RR 16-2005, pwede rin ho ninyong i-download yun. Pag kayo po ay nakipag-compromise, sabi ho dito, kailangan yung bayaran yung penalty, which is yun ho yung ginawa natin, pero shall not relieve in any matter the violating taxpayer from the obligation to submit the required documents. Ibig sabihin, kung hindi ho kayo nakapag-file ng SLS 4 times in a year, hindi kayo nakapag-file ng SLP 4 times in a year, hindi kayo nakapag-provide ng schedule of depreciation, kailangan ho na gawin ho ninyo yun, i-file ho ninyo with covering letter, with rubber stamp ng BIR, itago ho ninyo. Pag nagawa nyo na ho yun, na-seal na ninyo, natupad na ninyo
at hindi na makakapunta pa kailanman ang BIR sa inyo para kayo kasuhan ng non-filing of SLSP at saka SLP at saka Schedule of Depreciation. Kasi nakapag-file na kayo. Gawin huno nyo yan palagi. At yung iba po nating video ay available po sa ating tax specialista YouTube. At kung meron ho kayong problem sa tax, pwede nyo kontakin yung numbers ko. Nandiyan dyan ho, nag-rotate. Ang dami kong cell number. At huwag hong kalimutan na i-click uli yung like button. So with that mga taxpayer, kung mahal, abangan ho ninyo yung mga susunod kong video na makakapag-save ho sa inyo ng pera, masisave ho kayo sa pagiging kriminal at makapag-save ho kayo ng professional fee ni Mr. Tax Specialist. Hindi ko na ako babayaran because nasa YouTube yung anyong kailangang malaman. Peace and happiness be with you for life. See you later.